Pinagtatanggol ni Sir Apple ang binabanatan niya, mga basher. Napakahirap po maging banal, pero kung pipiliin din natin sa sarili natin, iiwasan ang mga pagsalita ng mga bagay o mga salita na nakakasakit sa ating kapwa, at least nasusunod pa rin natin kung ano yung mga kautusan. Tama po ba ako, President Man of Steel? O Ate Tess, tama ba ang aking sinasabi? Kasi baka mamaya mali ang sinasabi, kaya nag-iingat din ako. Sabi ni Mami Meow, "Can't wait to see the eagle to have a live streaming in his own channel, praying for his justice soon. We love you, idol," sabi ni Mami Meow. Nai-excite na ako eh, no? Talagang ano? Di ba? Ano sabi? Mega love shoutout sa ating lahat, sabi ni President Liu. Ah, mega love shoutout din pala kila Mami Feli Damian at Ate BP Agapan, Ate Tikmig Athens, Ma'am Beatrice Silencio. Mega love shoutout po sa inyo, lahat po ng bumubuo ng FFCI Greece. Maraming salamat po. Sabi ni Utol Muhammad, "Kota na si Alpamon yung tanga-tanga, siguradong assistant na yan ni Taning," sabi ni Utol Muhammad. Salamat. Ma'am Violeta Tina, Lola Moore, Sir Don, at sa buong FLM family, silent supporter po ako. God bless you all. Salamat po, salamat po. Sabi ni Mami Dolores, FLM TV, mega love shoutout mga kasulidong FLM. Forever, be strong and healthy always. Never give up. Almighty God bless us all. In Jesus' name I pray. Amen. Sabi ni Herb Vlog Variety Channel, Boss Limor, gaano katotoo na lahat daw ng sinasabi ni Baardi ay galing daw kay Sir Dong Batalan? Herb Vlog, hindi ko alam eh. Kasi hindi ko nakakausap si Kuya Ferdinand Baardi. Ngayon, kung sasabihin niya na lahat ng sinasabi niya ay galing kay Kuya Dong, baka meron silang agreement na lahat ng sasabihin niya ay manggagaling kay President Dong. Hindi ko alam eh. Kasi unang-una, kung yung mga opinion ko dyan, Earl Vlog, you know, si Kuya Ferdinand Baardi may sarili siyang live stream, which is hindi ko naman pinakikialaman. Hindi naman ako, hindi ko siya napapanood dahil umaga madalas siya mag-live, which is yun yung oras ng tulog ko. So siguro hindi ko masasabi na positive 'yan or na hindi totoo 'yan o totoo 'yan, hindi ko masasagot eh, kasi kung meron silang pinag-uusapan regarding sa mga sasabihin niya, out of ano doon. Hindi ako kasali doon. All right? Mas maigi siguro kung pag nag-live si Kuya Ferdinand Baardi, punta ka doon and itanong mo sa kanya yung direkta. Ngayon, kung sasagutin ka niya, nasasabihin niya na, oo, galing kay President Dong yung sinasabi ko, at least na-confirm mo. Di ba? Hindi ko kasi alam. Kung nandito man si President, pwede kong tanongin diretso, pero wala siya ngayon dito na meron silang inatin ng party. So, ganun lang. Alright? Rumekta ka na doon sa mga person involved. Hindi ko kasi alam yan. Alright? And salamat. Sabi ni Bella Bustaki, hi, salamat. Hi, salamat. Ang bahong-bahong pulgasing pukwela ay hindi pagmumura. Hi, salamat. Ang bahong-bahong pulgasing pukwela ay hindi pagmumura. Hindi ba nagmumura yun? Mega love shoutout din kay Mama Rita Lopez. Mega love shoutout ni Mor Lipad Aguila Lipad. Ma'am Claire Studio, good evening ni Mor, Sir Evelyn, at sa lahat po dito sa comment section. Lipad na ang ating Aguila Agbiag. Alright? Utol North Tiger, ayan, mega love shoutout mga kapatid, mapagpalang gabi, mega love shoutout sa iyo dyan, sa Qatar. Ingat-ingat kapatid, North Tiger. Sabi ni Ma'am Ems Pascual, keep praying, ibigay ni Lord yan. Sabi nga niya, from his mouth, kung naayon, ibibigay niya. Let's claim it in Jesus' name. Amen. Sabi ni Ma'am Bilen Kadangan, okay naman mag-explain si explain ni Sir Ferdy, pag minsan nanunood ako. Okay naman. Hello, Daddy Nestor! Ayan, mega love shoutout. President Dong Limor,
Benedict Von Bon, Ma'am Eliza D, ganda dyan si G and Baby Tisay. Sabi ni Daddy Nestor Tejera, mega love shoutout po Daddy Nestor and Mami Shirley, mega love shoutout po. Alright, sabi ni Ma'am Leia Uwela from FFCA Japan, lahat ng ginawang inspired by demons ay makakatanggap ng kanilang reward in full. Blessed are those who put an spiritual armor from God. Ulitin ko, lahat ng ginawang inspired by demons ay makakatanggap ng kanilang reward in full. Blessed are those who put an spiritual armor from God. Sabi ni Ma'am Leia Uweda. Sino ba yung mga gumawa ng inspired by demons? Mananagot kayo. Sabi ni Ma'am Bella Bustaki, Tolemore, what I mean, bahong-bahong pulgasin po kayo lang ang madalas kong masambit kapag naiinis. Baka naman mapag-inita mo yung mga kamote dyan. Pag naiinis ka, mabunot mo lahat ng mga talbos dyan, hoy! Ay, walang ano man, Earl Vlog, ayan, alam ko naman na hindi kayo masyadong in favor kay Kuya Ferdinand Bardi, pero minsan, ano lang, pagka gusto nyo talagang makuha yung eksaktong sagot, diretso yun na siya. Sumasagot naman yun sa live niya eh. Kung gusto nyo i-rebat yung mga live niya, wala namang problema dun. Oo. Kasi everybody naman has the right to question kung ano yung sinasabi ng host, di ba? Pero yung iba kasi umaabuso. Mm-mm. Kahit na maganda yung konteksto ng mensahe, pinapasama. Kaya para lang mabutasan, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. Pero para sa utol na Earl Vlog, rektahan mo na lang si Ferdinand para ano. Hindi ko kasi talaga alam kung ano yung agreement nila eh, kung totoo ba. Na lahat na sinasabi niya ang decades doon nagmumula kay President Dong, hindi ko alam eh. Kasi siyempre, mas knowledgeable si Kuya Ferdinand Bardi pagdating sa criminal law. So, mas alam niya yun. Pero yung sasabihin niya galing kay President Tong, hindi ko totoo yun. Sino ba led by the Queen, Yamantot? Hindi ko alam kung... Siguro alam na natin kung sino yung nagle-led sa kanya. Sige po, Ma'am Ems. Thank you po. Pinagtatanggol ni Sir Apple ang binabanatan niya, mga basher. Si Kuya Ferdinand. Pinagtatanggol doon ni Kuya Ferdinand si Boss Apple at binabanatan niya ang mga basher, sabi. Ayan. Antayin lang natin si ano, no? Si President Man of Steel kasi may very controversial ngayong araw si President Man of Steel. Hindi ko alam kung bakit ganon ang kanilang after all. Di ba? Sa ginawang pagtulong ni President Man of Steel, nagawa siyang balahurain ng mga taong talaga naman po, Diyos mio, garapon. Hindi ko maintindihan kung saan kumukuha ng tigas ng muka. Di ba? Tayo natin kung paano ipapaliwanag ni President Man of Steel kasi dito sa side natin, siyempre binabanatan siya ron. Alam naman natin, napakabait itong taon to. Ito ang taon na hindi marunong magbalahura ng kapwa. Etong taon to ay talaga naman pagtulong ang nasa puso. Pero still, nagagawa pa rin ang pagsalitaan ng hindi maganda. Sa anong kadahilanan, yun ang ating aalamin. Mega love shoutout kapatid Lon Kyle 85, di ba? Kasi, imagine na itong taon na ito na kinikilala nating napakagaling na presidente ng Canada, FFCA Canada, di ba? Dahilan ay tumulong. Subalit sa kanyang pagtulong, Hano Vlogger, wag kang mag-plug kasi nawawala ako sa ano eh, nawawala ako sa focus eh. Kung ano-ano pinagtatanong eh, diyan ka muna sa labas. All right? Sa kanyang pagtulong, 'di ba? Dahil alam niya na nangangailangan that time. Ngayon, siya ay binabanatan. Sa anong kadahilanan? Nandito si President Man of Steel para sagutin ang mga katanungan. President, hindi kita mahila. Ayan. Diyan na si President
Man of Steel. Nawawala yung microphone and ano mo, President? Nalalagdag ka? Ayan. Alright. President, hindi kita mahila. Device not connected ka. Aha. Sabi ni Ma'am Catherine Dizon Reginald, mabuhay and God bless you, President. Man of Steel, Canada. President Maribel Del Pinto, mga walang niya talaga mga taong yan. My goodness. Di ba? Mega love shoutout sa inyong lahat, mga kapatid. Ma'am Myra Manguera. Ayan. Ma'am Lina Salmo from Singapore, Maria Aurora. Mega love shoutout to more. And also, Lipad Aguila. Lipad. Oo. President, hindi kita mahila, kaya kit ka uli. Alright. Ma'am Venus Benavista. Good evening, Nimor and Baby Tisay. Tay Dong Watalan, Ka Benedict, Ka Bon, Semedy Esperanza, kay Dr. Grace, at sa lahat ng mga doctors ng optical. Ayan, andito na ang ating President, Man of Steel. Magandang araw, President. Mukhang bakasyon kaya yata ngayon. Makagigising ko lang. Makagigising. Okay. Malakas so, ba? Ayos. Maganda. Marami akong nababasa kanina, President, na talagang hindi ko maubos maisip sa kabila ng iyong kabutihang ginawa. Eh ngayon, ikaw ang binabanata ng kabilang kampo. Hindi tayo nag-usap ng damit, President, no? Hindi tayo nag-usap, ha? Baka sabihin nila, pares pa tayo ng damit, so talagang pinag-usapan natin. Aksidente. Nagulat ako. Bakit naka-stripe ka din eh? So, ayun kadahilan na yung President Man of Steel. Dati, marami ang nagsasabi, even Subungo, nag-advise yan, na sinabi niya, kung ako sa'yo, Man of Steel, hindi ko ibibigay ang kita niyang YouTube channel na yan. Why? Kasi ikaw ang original na may-ari. Okay. Diba? Hindi ko alam yun. Hindi pwedeng pabulaanan niya ni Bungo. Na sinasabi niya noon na kung ako, dahil ginagamit ni Yama sa pampabalahura ang iyong channel na ibinigay o ipinahiram, sa mga may katuwirang kang hindi ibigay ang revenue niyan. Yun ang sinabi ni Bungo. Hindi ko pwede makalimutan yan dahil pinanood ko yung video na yon. Ngayon, nag-usap tayo, President, nung umuwi ka ng Pilipinas. Sabi ko, ano mong plano mo doon sa channel na yan? Ang sabi mo sa akin, bahala na siya kung gusto niyo sunugin yan. Nasa kanya na, binigay ko na yan. So wala na akong pakialam dyan. Then all of a sudden, bigla nagbago ang panahon. Ngayon binabanata. Anong kadahilanan, President Man of Steel? Sige, simulan natin sa simula. Tsaka bago ko simulan, unang-una, gusto ko lang iparating kay... Sabihin natin na bilang respect, lagyan ko ng sec Yama. Lagyan ko ng sec. Bilang respeto. At tsaka kay King Elite. Ang gusto ko lang sabihin, hindi ako nakikipag-away dito. Kumbaga, gusto ko lang malaman ninyo. Ngayon, noong kasing nasunog yung channel ni Boss, right away nag-message ako sa iyo. Oh, nag-decision ako na gusto ko willing ako ibigay ang channel ko. Willing agad ako. Ngayon, hindi ko alam kung willing kuhanin yun ng mansyon ng aking channel, bagamat aking ini-offer. So, siyempre, nung panahon yun, mahal pa natin si... Sorry, sabi natin, bilang respeto lang ho, Sek Yama, lagyan ko ng Sek Yama po, bilang respeto lang po, ngayon lang po yan. Sek Yama, so I'm willing to give it to her too, yung channel ko, dahil nung panahon yun ay hindi pa natin alam kung sinong may gawa or at saka siya, kita naman natin yung kanyang tagal ng pagiging serbiso kay Boss Epel. Sabihin natin madaling salita, minahal din natin yan. So kaya, yes. Feeling ako ibigay yung aking channel to kahit pinaghirapan ko talaga yan. Nagagalit nga dyan sa akin si YP dahil ako ay yung 4,000 hours talagang super kong binuno yan habang ako nagtatrabaho. So sa akin di yan, kaya ako ini-offer dahil para gamitin sa maganda. President, patuloy kita saglit.
sa mga kapatid sa comment section, huwag po muna nating questionin ang paliwanag ni President Man of Steel. Dahil ang pinag-usapan mo from the start, mamaya tatanggalin niya rin tawag na sect na yan. Oo. Tatanggalin niya rin yan. Sigurado. Bilang sa lang po. Sorry po. Sorry yes. Hindi po naman okay. Na nangangahulugan na kinakampihan ko. Hindi naman po. Wala po. Kumbaga, bilang respeto rin po naman. Kumbaga. So yun, sa akin intention ay para makatulong. Mm-hmm. Kasi kumbaga lahat naman ever since na simula ako ay pagtulong ang gusto ko. Wala naman akong iniisip yes. na iba. Kumbaga kaya kumbaga especially sa mansion, di po ba parang di ba Bilabor ako ay medyo maganda yung pag ginamit ng mansion ng aking channel kumbaga proud. Kumbaga, proud ako, di ba? So yan, binigay ko sa kanya. So sa akin naman, binigay ko nga. Kasi ako naman may prinsipyo din na pag sinabi ko, sinabi ko. Kagaya ni Boss Idol Eplem na ang aking sinabi ay karugtong ng aking buhay. Kaya yes. lang, bago ko ito bawiin, siyempre yung mga supporter ni Boss nagtatanong, dapat bawiin ko na. So ikinonsider ko yung kanilang hinaing dahil nga mahal nila si Boss. So tinanong ko naman sa kanya. Tinanong ko naman na pwede bang bawiin yung aking channel? Pumayag naman siya eh. Pumayag naman siya na bawiin ko yung channel. Kasi kung hindi siya papayag, hindi ko babawiin. Kumbaga nagtanong lang ako, nag-try ako. So, sabi niya, sige, pumayag, di, okay na kami. Nagpumayag siyang ibigay balik niya yung channel. Kailan? Hanggang kailan? Parang sabi ko gano'n. Ang sabang sa pag-usap namin, ang naging sabi niya, Hanggang August? Okay. Expected ko yan, August 31, tapos na yan. Okay. Kaya nga sabi ko nga kay si Honey Girl, nag-text si Honey Girl sa baba na kailan ko daw babawiin yung channel. Ang sagot ko naman kay Honey Girl ay bigyan po natin ng konting time. Yun ang sagot ko kay Miss Honey Girl. Mm-hmm. So dahil noon, panahon yun, ay talaga, kinakausap ko na siya na ano. So, madali salita, ang usapan namin ay hanggang August. Okay. Ngayon dumating ang September. Kailan ba nangyari yung kahapon? September 5 ba dyan? Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang nangyari, nakita ko nilang na-block na ako. So, how... Paano ko siya matatanong kung kailan ba talaga niya susunugin? Binak kanya sa Messenger? Sa Messenger, yes. Oh, binuwan. So, paano ko siya makakausap? Okay. Ngayon, nakatibira naman niya, ayaw niyang makita na mag-pop up sa aking Facebook siya. Ay, dapat sinabi niya yung kanyang reason. Bakit niya ako binulak sa Messenger? Yun ang reason na ayaw kanyang mag-pop up sa kanyang Messenger? Yes, oo. Oh, yun ang sabi niya sa live niya. Pinunod ko yung live niya eh. Ah, sa akin, dapat sinabi mo. Okay. Dahil okay. Sa akin, ang isip ko dyan ay wala kang balak ibalik at saka wala, kumbaga hindi ka tutupad sa usapan. Dahil yes. Ayaw mo nang mag-communicate sa akin. Yes, tama. Yun ang ano niya. Yun ang it seems na yun ang aking yun ang aking nakita. Mm-hmm. So ngayon, ang akin lang, kaya ko naisipang bawiin ulit. Para bagang example to Limrian, no? Binigay ko sa iyo ang bahay. Let's say, magbigay ako ng example. Nagbigay ako ng bahay sa isang tao, sa kanya, ano? And then, hoping ako na maging masaya sila doon sa bahay, tutulong sila ng ayos doon sa bahay. Pero ang ginawa pala nila, ang gagawin nila illegal. Yes. Sa tingin mo kaya, matutuwa tayo noon? Hindi. Na yung bahay ko, ay ginagawan mo ng hindi maganda, na nag-aano ka ng ibang tao or nag-kumikita ka ng yes. hindi maganda. Correct. So sa tingin mo ba, pag tayo ang nagbigay, matutuwa tayo noon? Hindi. Especially si Idol Boss Eplem pa, yung aking hinahangang tao, ang kanilang binabanatan dyan. Correct. Mm-hmm. Diba? So hindi tayo maging happy noon. At saka ayaw ko din, Lloyd, na using my channel na siya ay maging masama. Parang ganun, parang mapupunta siya sa putikan lalo. Hmm. Kumbaga ayaw kung ako ang magamit.
dahil yung channel ko yun. Dahil matuwid ang iyong prinsipyo sa buhay. Oh. Yes, ang intention. Oh, tama. Oh. At saka, tol, kaya ako naman ibinigay yun, akala ko yung napakadali. Yung pala, hindi. Dahil yan pala, ito lang aking lesson, isa pa rin na may ibigay sa inyo. Pagka pala nagbigay ka ng channel, hindi pwedeng hindi account ang account mo ang gagamitin. Akala ko dyan, kapag binigay ko na, kanyang account na ang gagamitin. So, hindi pala. Kumbaga, ang nangyari, account ko pa rin ang nagagamit. Ay, bawal kasi, dito. Kasi, President, pag nag-release ka ng channel, halimbawa channel ko, ibibenta ko. Pwede kasi ibenta yan. Pati email yan, kailangan mo ibenta. Oo, hindi ko naman alam yon, tol mo. Yes. Ngayon, kung ang problema, yung email mo, primary email mo yan at ginagamit mo sa mga ibang transaction, hindi mo mabibitawan yan. Hindi, ako problema. Yes, oo. Kumbaga, madalit salita, may ibang taong gumagamit ng aking identity. Especially yung aking correct bank information. So, ayaw ko, hindi pwede yun. In the future, baka magka-problema okay, ako. Di ba? Mm-hmm. So, yun ang mga kinukonsider kong reason. At saka yung example nga na, pagka binigyan mo ng bahay, tapos sila pala doon ay, for example, sila nagdadrugs doon. So, matutuwa ka ba doon? So, binigyan mo bahay. Nagyayaan ako sinusinong tao. Nagpapapasok ng mga Pilipino. Yes. Walang hiya. Palahura. Mura na mura. Mga mamimitik. Diyan sa Italia. Mga gano'n ang piniimbita eh. Nababalahura talaga bahay mo eh. Oo, oo. Hmm. At saka yung gamitin yung identity ko, hindi pwede yun. Oo. Kasi ang nasa isip ko noon, pag ibigay ko ng channel ko, wala na akong connection, wala na ako diyan. Eh yung pala hindi eh. Hindi. Yung pala nandiyan, naka-tight up, naka-connect connect pa ako. So, so pero, bagamat ayaw ko na, against sa aking kalooban, pinagbigyan ko siya ng 3 months. Okay. At yung kita ng Whitey, ibinibigay ko sa kanya, walang bawas yun. Ako pa nga ang nag-charge eh. Okay lang na siya lang ko yung charge para may padala sa kanya kasi ayaw kong bawasan dahil hindi ko gusto yung income na yun. Kumbaga, ayaw kong gumastos ng, dahil sa income na ganun, ganung style na nambabalhura ng tao. Yung channel na yun. Tama. So sa tingin mo ba, hindi ko dapat desisyonan yun? Hindi, sinabi ko na sa'yo dati yan. Desisyonan mo na yan. Ako pa ang nag-invoke sa'yo na, President, gawa mo ng paraan yan. Si boss ang na-ano dyan eh. Mm-hmm. At saka ba parang... Common sense lang, President, no? Pinahiram mo yung channel sa kanya for good reason para magkaroon ng revenue, maituloy niya yung kanyang buhay, at least hindi siya mamumong problema. Kami, ako, na problema ako. Mo, para may income siya. Para may income rin siya. Yes. Ginapan ko ang challenge ko para ma-monetize. Ilang buwan ako nagtiis ng walang sweldo sa YouTube. Siya, hindi niya pinaroblema yon. Antimano, nung nawala ang channel niya, pak, meron kasunod, gumagana, monetize channel. Pagpasok pa lang niya, may mga nagsusuper chat na ibig sabihin, buhay na siya dire-diretso. Dire-diretso. May ano, bubuksan ko yung aking account. Yes. At isasabihin ko sa inyo kung magkano ang kinita niyan. May one time na 100,000 ang kinita niyan last month. Wow. 100,000. Just kasi imagine. Tuwing, may isang 80,000. Yung kaunahan niya ay ata ay 25, mga ganun, and then tumaas siya ng 80,000, then tumaas na 100,000. And then bumaba na ng 25 dahil sabi ko nga i-stop na. Itinransfer na nila sa ibang channel which is nakapagpa-monetize na din naman sila ng ibang channel. So, just imagine, di ba? So, for 3 months time, kumita siya ng almost 200,000 dahil sa channel mo. That's diba? Channel ko. Yun ay dapat tanawin na isang malaking utang na loob yun. Pero dahil nga, sa hindi sila na satisfied sa ginawa mo at ngayon ikaw ang ginagawang masama. Diba? Ito sa tao na to, ito talaga yung talagang hindi mo maintindihan kung ano, saan nang gagaling ang tigas ng muka. Alright? According to President Man of Steel, yan ang kanyang plano, kaya ipinahiram ang channel para makatulong. Pero despite of all that,
ginamit sa kung saan saan. Again, basahin ko lang muna. This program is brought to you by Ma'am Salvi Balaoro from FFCI Singapore. Super chat. Snappy salute, sir. Man of Steel. God bless. Sabi ni Ma'am Salvi Balaoro sa kanyang super chat. Thank you so much. At saka ano, Talmot, hindi ako nagpapasikat dito. Sinabi ko naman na ako ay...